tenga po, yung difference ng tenga nila, magkaiba, malayong malayo. So, ito ay mid-type local New Zealand. Ito, mixed lion head. Sa tenga pa lang, may kita mo na yung pet type at mid-type. So, what's up mga karabit? So, for today's vlog, ang ating pag-uusapan ay tungkol naman sa different type of rabbit. So, ang pinagkaiba ng pet type at yung meat type. So, ang meat type, yun po yung mga medium size or yung large size na rabbit. So, yun yung mga pag lumaki talaga, talaga namang kinakatay or yung kadalasan ay nililit yun. Yun ang mga meat type. Ang pet type naman, yun naman yung mga balbon, sobrang cute. Tapos, small size lang siya. So, pwede rin naman siyang kapayin. Kaso manghihinayang ka kasi ang ganda nga ng pet type, tapos kakatayin mo lang. So, mas mainam pa rin yung mga pet type kasi yun yung mga cute na pang-alaga din talaga. So, di ko napapatagalin to, sisimulan na natin ang ating video dahil yung isang bata dyan ay sinisinok na. So, simulan natin. Let's go! So ayun mga karabit, papakita ko sa inyo yung ating mixed breed ng ano ng local New Zealand tsaka ng lion head. So cross breed ko siya ito. So, maglalabas tayo ng tatlo. Ito po. So ayan. Ito yung mother. Ayan. Ayan yung nanay. Tapos, ito na yung anak na crossbreed. So, ito pong mga anak niya. So, ayan yung mga anak. Cut mo muna. So ito yung mga anak niya. So ang tatay nito ay local New Zealand, tapos ang nanay ay Teddy Lionhead. So yung nailabas niya, pasok siya sa pet type. Ito. Pasok siya sa pet type kasi po yung tenga niya ay maliit lang. So, tapos yung appearance niya, kitang-kita sa appearance niya yung pagka-lion head. So, kung mapapansin niyo, ito po, ayan o. Yung muka. So, pasok siya sa pet type. Tsaka to. Tsaka ito. So, mas nangibabaw yung pagiging lion head kesa dun sa tatay nila na local New Zealand. So, ang bentahan po ng ganito, mixed lion head, ang price po niya ay 500 po ang pinaka-price ng ganito. Yung 1 month to 2 months ay 500 sa mixed lion head po to kasi kita naman po yung kanyang quality, lumabas yung pinaka-pet type. So, meron din naman tayong meat type. Papakita ko sa inyo, ito po yun. Babalik muna natin. So, yung ating meat type, ito naman, makikita nyo yung difference, ibang-iba. Ito naman siya. Ito. So, ito po yung ating meat type. So, ito po ay ang tatay nito ay local New Zealand. So, ang nanay ay local New Zealand din. So, ang appearance niya po, kung makikita nyo, pasok siya sa mid-type. Bakit mid-type? Kasi po, yung tenga niya mahaba.
So, yung appearance niya talagang local New Zealand. Ayan. O, mapapansin nyo, yung pag-difference ng pet type tsaka yung meat type. Ito. So, yun, kung mapapansin nyo po, ito yung pet type. Iisa lang naman sila ng tatay, pero magkaiba ng nanay. So, kung mapapansin nyo, yung tenga po, yung difference ng tenga nila, magkaiba, malayong malayo. So, ito ay meat type, local New Zealand. Ito, mixed lion head. Sa tenga pa lang, may kita mo na yung pet type at meat type. So, ibig sabihin, yung pet type po ay yung small size at yung meat type ay medium size or meron ding large size. So ayan po, yung mukha naman kung may kita mo inyo, eto ay matulis yung nguso, eto naman flat yung nguso. So kitang kita yung difference at mas cute to kaysa rito. Pero cute din naman to, syempre. Iba lang talaga yung appearance ng meat type sa pet type. So, ang price naman ng mga ganito, pag 1 month ay 300 hanggang 2 months. Pero depende pa rin sa breeder kung magkano nila ibebenta yung ganitong klase ng rabbit. So, yun. 300 to 350 ang price ng mga local New Zealand. So yun lang, at sana ay may natutunan kayo sa aking vlog, meat type and pet type. So magkakaedad naman sila, lamang lang to ng 4 na araw. So ito yung mother, ito yung mother naman ng isa. So yun lang, maraming salamat sa inyong laging pagsubaybay sa Prince Rabbit Vlog. So tuloy-tuloy lang ang panonood, at para makapag-share tayo ng konting basic knowledge. So yun lamang po, maraming salamat. Let's go!